Bukod po dito, yung reklamo po sa Ombudsman ng Anti-Corruption Group na ang pangalan Task Force Kasanag International, eh meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo pa muna. Ang masaklap po, ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, ang masaklap po, in-appoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, in-appoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Mr. President, in Ecclesiastes chapter 1, chapter 3 verse 1 and 7 verse 8, it says, there is time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Mr. President, I rise on a matter of personal and collective privilege. And let me also begin by quoting Proverbs chapter 22, verse 1. It says there, a good name is to be chosen than great riches. Pinalaki po ako, ginoong Pangulo, ng aking mga magulang sa bersikulong ito sa Biblia, na pinakamahalaga ang malinis na pangalan, far more important than gold and silver. Napakahalaga na maintindihan na ang pagkakasala sa Diyos ay mas masahol pa sa kahit anong kasalanang po pwede mong magawa sa iyong kapwa-tao. Every first grader, every Sunday schooler knows that liars go to hell. Simulat sa Paul, malino po ang ating pamantayan, ginoong Pangulo. Maging tapat sa pagkakatawag at paglilingkod natin para sa Diyos at bayan. Kaya ngayong araw pong ito, kasama po natin sa bulwagang ito, ang aking mga kaibigan, itinuturing ko pong pamilya, mga ate, kuya, nakasama po natin at sila po, ginoong Pangulo, ang mga buhay na patotoo, buhay na saksi kung paano natin isinabuhay ang pamantayang ito. Ito rin po ang dahilan kung bakit tayo tumatayo ngayon sapagkat hindi lang po dinudungisan at niyuyurakan ang ating pangalan at pagkatao, kung hindi higit po sa lahat, ang institusyon na minamahal nating lahat, ang institusyon ng Senado ng Republika ng Pilipinas. Ginoong Pangulo, mayroon pong naninira, pilit na ibinabagsak, iniinsulto, at inaalipusta ang mga miyembro ng Senado, maging ang ating pinakamamahal na institusyon. Let me set the record straight, Mr. President. At para po mas madali, true or false na lang po tayo sa mga paratang ng pinuno ng pinakamakapangyarihang komite sa Kamara de Representantes, ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative na Saldico. Unang paratang po sa atin, ginoong Pangulo, may kaso daw po tayo sa Ombudsman. True or false? Ang sagot, false. Ang pinag-usapan ng gawa-gawang reklamo noon, isang sulat po na mula sa ating opisina. Ito pong gawa-gawang reklamo noon ay katawa-tawa sapagkat ang ginamit po, kung po pwede po natin ipakita, na font ay Comic Sans. Yan po ang ginamit na font, pang-comedy po. Ang letterhead po na ginamit ay Buhay Party List. Mr. President, the last time I checked, ang tatay ko po, hindi po si Brother Mike Velarde. Ngunit mahal ko po siya. Mismong NBI din po ay nag-certify. Forge, peke, ang firma ni Joel Villanueva. Sana po maipakita natin sa screen yung pong mga binanggit ng representasyon na ito. And we are willing to wait kung hindi pa po ready, Mr. President. Yes, if there are technical difficulties, maybe we can suspend until then. Sapagkat ayaw po natin ng walang resibo at ayaw natin ng walang ebidensya. Ultimo po, si King of Comedy, Dolphy, hindi po ginagamit yung ganyang font. At higit sa lahat, sana po makita natin yung dun sa taas. Representative daw po ako ng Buhay Party List, Mr. President. Mr. President, ito po ay katibayan na noong mga panahon na yon, 2016 pa po ito, Mr. President.
bago ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pinepersecute na po tayo, pinararatangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Dinismiss na po ito. Pwede ubang pakita natin yung dinismiss na po? Mr. President, 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po umasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, e kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang Sunwest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang Sunwest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapakasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, mayroon din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo pa muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President, marami po akong pupwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ngayon gustong pag-usapan ang napakarami ng kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po pe-personalin. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito. Pangalawang paratang sa atin, Mr. President. Minamaliit ko daw po, Mr. President. Minamaliit ni Joel Villanueva ang boto ng mga kongresista at party list. Sagot, true or false? False. Mr. President, utang ng buhay kong ito ang pagiging miyembro ng Kamara de Representantes. Paulit-ulit ko pong sinabi sa bulwagang ito, hindi ko mararating ang anumang
tagumpay na narating ko sa buhay ko kung hindi po ako naging miyembro ng Kamara de Representantes. Marami po akong namimiss, Mr. President, na miyembro ng Kamara. Mahal na mahal natin si Representative Diggs Dilangalin, si Representative Raul Del Mar, si Representative Roy Logoles, Tito Caloy Padilla. Ang sarap pakinggan, Mr. President. Sa mga party list representative, sila ka Eta Rosales, sila ka Asaturo Campo, sila ka Crispin Beltran. Mr. President, naging bahagi sila ng aking buhay. Mamaliitin ko ba ang 3,872 votes na maging kongresista ng Batanes? Bakit ko po mamaliitin? Lagi ko nga pong sinasabi, dapat pakinggan ang bawat representative ng Pilipinas. Doon po sa interpellation namin, nandito po si Senator Bato, madali po niya ikukumpirma, ano ba yung pinag-uusapan namin about votes? Ang topic po namin ay disenfranchisement. Ang binanggit po namin ay kung tayo po ay iluluklok ng taong bayan bilang senador, tayo po ay luluklok ng taong bayan bilang party list representative o bilang district representative, may different roles po tayo. Ang disenfranchisement mangyayari kung bubuwagin ng Senado, kakapunin ng Senado, tinatanggalan natin ang karapatan yung mga nagluklok sa bawat miyembro ng Senado na naririto po ngayon. Mr. President, kailanman hindi natin kayang maliitin ang mawat miyembro ng Kamara de Representantes. Higit sa lahat, Mr. President, miyembro po ng Kamara at party list ang tatay ko na mas mahal ko pa kaysa sa buhay ko, Mr. President. And let the records bear that statement of this representation. Paano ko pumamaliitin ng Kamara? Ang tunay na issue, Mr. President, ay ito pong Peking People's Initiative. Dito po tayo mag-focus. Madali po maghalip para sa akin. Madali po para magsisigaw po dito dahil kakampi ko maraming senador. Madali po yun, Mr. President. Napakadali. Banggitin isa-isa itong kaso na ito. Ilang bilyong dito, ilang bilyon doon. Madali po sabihin, pero hindi po yun ang focus. Ang focus po natin, Mr. President, at hindi tayo dapat maging personal, ay banggitin natin itong bigger issue. This issue which is bigger than myself, which is bigger than you and me, which is bigger than this institution, Mr. President, and this is the soul of our nation, our constitution, Mr. President. Imagine, Mr. President, true or false, Mr. President, gusto ba ng taong bayan itong mabahong PI o Peking People's Initiative, Politicians Initiative na ito? Eh yung OCTA po, sabi 1% lang ang naniniwala na may halaga itong tsa-tsa. Noong January 31, ang CBCP nagbigay po ng pahayag na sabi po nila, hindi tayo basta lalagda o papayag sa kahit anong petisyon sa COMELEC. Ayan po ang sinabi ng CBCP. Can we show the CBCP resolution, Your Honors? Ayan po. Noong pong isang linggo, February 11, ang Philippines for Jesus Movement ay naglabas po ng isang manifesto laban sa Peking People's Initiative. Mr. President, maliwanag pa po sa sikat ng araw. Hindi ito ang prioridad ng taong bayan. Lalo na maraming Pilipino ang nagugutom at nahihirapan. Hindi na po nakakayanan ng ating mga kababayan yung presyo, taas ng presyo ng bigas, sardinas, kape, gatas, instant noodles, maging asin at iba pa. Nagluluksa pa rin hanggang ngayon ang maraming kababayan natin. Biktima ng bahag at landslide doon po sa Davao. Nagsimula na ang El Nino, Mr. President. Anong magagawa nitong Peking PI sa El Nino? May haharapin tayong tagtuyot. May haharapin tagtuyot ang ating mga magsasaka, Mr. President. Mga kababayan natin na hanggang sa buwan ng Mayo haharapin ang El Nino. Bagsak pa rin ang kalidad ng edukasyon. Andyan po ang mga commissioners ng EDCOM sa pamumuno ni Senator Gatchalian. Kulelat pa rin ang mga estudyante natin sa PISA. Mga bagong graduates, below minimum wage. Below minimum wage ang tinatanggap. Mr. President, napakatindi ng traffic. Tinitiis ng mga manggagawa natin ang araw-araw na kalbaryo. Mga OFWs natin na di-displace, Mr. President. Mga kababayan po natin na nagtatrabaho katulad ng nangyari sa New Zealand, doon po sa Saudi Arabia. Mr. President, hirap na yung taong bayan. Pero
Pabaho at peking PI pa rin ang gustong asikasuhin ng mga taong nagtutulak nito. At nung mahuli, mayabang lang kayo. Senado, papogi lang kayo. Senado, gawin nyo to, gawin nyo yan. Mr. President, ano ba talagang layunin ng mga taong nagsusulong ng peking PI? Tanggalin ang Senado sa napakahalaga at napakasagradong proseso ng pag-amyenda o pagripisa ng ating konstitusyon. Is this true or false? True, Mr. President, ang sagot. Iyan po ang nakalagay sa pinapipirmahan nila. Mr. President, may nanununog ng bahay natin, nahuli natin, may dalang sulo, sinusunog ang ating mga poste ng bahay natin, at nung mahuli natin sila, sa halip na magpakumbaba, sa halip na aminin na sila'y nagkamali, sila pa po ang galit, Mr. President. Sila pa po yung nambubuli. At nung mahuli po natin, ayaw pa rin pong umamin sa kanilang kasalanan. Sa halip po, minumura tayo, tinitira tayo ng below the belt, kesyo pangit tayo, mayabang tayo, etc. Sila pa ang galit at sabi pa sa atin, hoy, pagluto mo pa ako. Hoy, next week, ipasa mo to. Mr. President, hindi ho punching bag ang Senado. Naniniwala akong hindi tayo papayag maging punching bag, Mr. President. Sa mga kababayan po nating nanunod ngayon, sa mga kababayan po nating sumusubaybay, kapag nangyari po ang gusto nilang pagbabago sa konstitusyon, mababaliwala po ang inyong Senado. At mas magiging madali ng magpalit ng konstitusyon kaysa magpalit ng pangalan ng kalye. Ito po ba ang gusto natin dito sa Pilipinas? Uulitin ko po, gusto nilang buwagin at tanggalin ang boses ng Senado samantalang hindi mabilang ng mga landmark legislations na tinrabaho ng mga miyembro ng Senado. Uunahin ko na po kayo, Senate President, yung Bangsamoro Organic Law. Kung wala po kayo, hindi ko kayo nagsulong nito. Hindi ko magiging batas ito. Si Senator Loren Legarda, kung hindi pinangunahan itong Clean Air Act, Clean Water Act, Ecological Solid Waste Act, ano nangyayari po kaya? Si Senator JB, kung wala, may Universal Healthcare Act kaya? Si Senator Risa, kung wala, may Expanded Maternity Leave Law kaya? Mr. President, si Senator Angara, meron kayang Tatak Pinoy? May Regional Specialty Centers? Si Senator Binay, meron kayang Expanded NIPAS Act? Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act? Si Senator Alan Cayetano, meron kayang Good Manners and the Values Education Act? Meron kayang Bayanihan to Heal as One Act? Meron kayang Bayanihan to Recover as One Act na isinulong ni Senator Alan Cayetano? Si Senator Pia Cayetano, meron kayang Reproductive Health Act? May Cheaper Medicines Act? Meron kayang Sin Tax Reform Law, etc.? Si Senator Bato, meron kayang BFP Modernization Act? At just recently, itong PNP Reorganization Act? Si Senator Jingkoy, kung wala, meron ko kaya itong strengthening professionalism and promoting the continuity of policies and modernization initiatives in the AFP? At higit sa lahat, mamaya itatakel na natin yung pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Kung wala si Senator Win, meron kayang Excellence in Teacher Education Act? Kung wala si Senator Bongo, meron kayang mga malasakit center sa Pilipinas? Kung wala si Senator Grace po, meron kayang amendments to the Public Services Act? Kung wala po si Senator Bong Revilla, meron kayang Teaching Supplies Allowance Act? Kung wala si Senator Tolentino, meron kayong resetting itong mga nangyaring kailangang eleksyon at itong mga pag-relitis at pag-iimbestiga ng Senado sa mga anomalya na nangyayari sa ating bayan? Kung wala si Senator Amy Marcos, meron kayang amendments to the Foreign Investments Act? Mr. President, I can go on and on and on, Mr. President. Kung gaano karami ang tinrabaho ng inyong Senado, hindi para sa personal na interes, hindi para lumawig ang aming mga termino, hindi para lumaki ang pondo na aming kailangang hawakan. Mr. President, Ginoong Pangulo, patuloy po akong nagdadasal. Patuloy kong ipinagdadasal ang ating mga kasamahan sa Kamara de Representantes, lalo na po si Ginoong Zaldico. Mr. President,
Kung ayaw niya pong maniwala sa akin, iko-quote ko na lang po yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez, "Don't throw stones if you live in a glass house." Yan po ang sinabi ni Speaker. Sana po marinig po ng ating mga kasamahan. Pinapanalangin ko po na bigyan tayo nawa ng Panginoong Diyos ng lakas, talino, maging kakayahan para magpatawad ginoong Pangulo. At pagtuunan ng pansin higit sa lahat, ano po ba ang tunay na kailangan ng bayan ngayon? At ipanalo natin ang taong bayan. Sa halip na pagtuunan natin ng pansin kung sinong mas magaling, kung sinong mas magandang lalaki o kung sino man ang mas mayabang. Hindi po ang mabaho at peking People's Politicians Initiative ang kailangan ni Juan de la Cruz. Sa tindi po ng kahirapan, sa tindi ng traffic, sa tindi ng gutom, hindi po PI ang kailangan. Ang kailangan po, Sir President, ni Juan de la Cruz ay pambili ng gamot. Kailangan po niya ng pagkain sa hapagkainan nila. Ang kailangan po niya ay dekalidad na edukasyon. Ang kailangan po niya ay trabaho at magandang kita. Nawa, Ginoong Pangulo, matuldukan na ang mabaho at peking People's Initiative. Marami na pong nagawa ang inyong Senado, pero kulang pa. At alam ko po, bilang miyembro ng institusyong ito, na maraming pa tayong magagawa para sa bayan. Kaya magtrabaho po tayo. Maraming salamat, Ginoong Pabulo. Mabuhay ang Senado ng Republika ng Pilipinas.